Magandang araw sa inyo mga mamatsir. Ako nga pala si Kuya Norbsman at welcome sa aming channel. Kasama ang aking team, ang aming video editor, ang aming scriptwriter at ako ang nagbo-voice over ng aming mga video ay nagkaroon ng isang meeting. At sa wakas, nakaisip kami ng isang video segment sa aming channel. Ito ang, alam mo ba, Episode 1, Kwentong Kaliwete. Sa mundong ating ginagalawan, sa school, sa trabaho, at sa iba pang mga lugar, madaling napapansin kung ang isang tao ay kaliwete. Ang mga taong kaliwete o left-handed, ito ay ang mga taong ang kanilang dominant hand ay kaliwa. Ibig sabihin, sa mga pang-araw-araw nilang gawain, ang kamay na ginagamit nila ay kaliwa. Alam mo ba, approximately, ang mga kaliwete o left-handed ay 10% lamang ng populasyon ng buong mundo. Ibig sabihin, sa bawat 10 tao, mayroong lang isang kaliwete. Kaya minsan, kapag mayroong mga taong nakakakita na ikaw ay left-handed, sila ay nagugulat. Kaliwete ka? Kaliwete ka? Kaliwete ka? Oo nga. Kadalasan nang medyo nahihirapan ang mga kaliwete sa ibang mga bagay. Gaya ng pagsulat. The struggle is real talaga kung ikaw ay kaliwete pagdating sa pagsulat. Nakakagambala kasi ang spring ng mga notebook sa pagsulat at maaari ding malagyan ng mga tinta ng ballpen ang kanilang mga kamay dahil nasasagi nila ang kanilang mga isinusulat. Gayun din sa pagkain. Dahil kaliwang kamay ang ginagamit nila sa paghawak ng kutsara, maaari nilang masanggi ang braso ng katabi nila. Pero alam mo ba, merong ding advantage ang pagiging kaliwete. Halimbawa na lang pagdating sa mga sports tulad ng baseball, boxing, tennis at ganun din sa ibang sports. Kadalasan nang mas mahirap talunin ang mga kaluweteng atleta dahil mas marami silang mga opsyon, kaya mas mahirap basahin at surprising ang mga atak na gagawin nila. Ayon sa pag-aaral, malaki daw ang tsansa na kaya nagkakaroon ng isang kaluwete ay dahil namamana nila ito sa kanilang mga magulang. Halimbawa, ang dalawang right-handed na magulang ay mayroong 9% chance na ang kanilang magiging anak ay kaluwete. Pero kung isa naman sa magulang ay kaluwete, mayroon namang chance na 19% ng kanilang magiging anak ay kaluwete. At kung parehas na kaluwete ang isang magulang, 26% naman ang chance ng kanilang magiging anak ay kaluwete. Sinasabing ang mga kaluwete ay may angking kagalingan pagdating sa pagiging malikhain at ganoon din sa leadership skills. Meron ding mga pag-aaral na ang mga kaluwete ay mayroong mas mababang chance na magkaroon ng arthritis at ulcer. Gayun din, sinasabing ang isang kaluwete ay mas mabilis ding nakaka-recover sa sakit na stroke. Pero kung ang mga left-handed ay 10% lang ng populasyon ng buong mundo, alam mo bang mayroong pang tinatawag na ambidextrous? Ang ambidextrous ay ang mga taong dominant hand ang kanilang dalawang kamay. Galing no? Ang mga ambidextrous ay 1% lamang ng populasyon ng buong mundo. Ikaw, kaluwete ka ba? O baka ambidextrous ka? Comment mo naman dyan sa comment section kung anong experience mo sa pagiging kaluwete o pagiging ambidextrous at babasahin natin yan. Like mo na din ang video na ito kung nagustuhan mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, this is Kuya Norbsman kasama ang aming team. Kita-kits tayo sa next episode ng Alam Mo Ba?